Natatandaan ko nung unang beses akong pinahawak ng lapis para magsulat. Pinag-uusapan pa nga nila auntie ko nun kung pag-aaralin ba ako o hindi kasi naman paano ba ako makakapagsulat kung yung dalawang kamay ko walang mga daliri. Pinanganak po akong merong kondisyon na tinatawag na orthopedic disability. Or in short po, siya po akong person with disability or PWD. Pangalawa po ako sa tatlong magkakapatid, so ako lang po yung merong ganitong kondisyon. Pero kahit ganun pa man, hindi ko man lang naisip na iba ako sa mga karamihan. Nung kinder ako, binubuhat nila ako para dalhin sa school. Tapos nung nag-grade 1 na ako, siyempre mabigat na akong buhatin, binilhan na lang nila ako ng bike. Nung grade 2 na ako, nasira na yung bike. So yun, doon na ako natutong maglakad mula bahay hanggang sa school. Grade 3 na ako noon nung gumipat kami ng La Union. Doon na ako nakapagtapos ng pag-aaral ko. Yes po, nakapagtapos po ako ng aking pag-aaral sa kursong Bachelor of Science in Office Management. Yun pong aking kursong natapos. Ang pinagdadasal ko na lang noon is makapagtapos ako ng pag-aaral. Pero hindi ko hiniling na makahanap ako agad ng magandang trabaho. Kasi nga sabi nila sa akin noon na kaming mga PWD, madali na lang makapasok sa mga trabaho. Pero yun, mali nga sila. Dalawang taon na akong sumubok mag-apply ng trabaho. Pero after ng interview, sasabihin na lang nila sa akin, tatawagan na lang. Hanggang sa nangyari ngayon, hindi inaasahan, nagbuntis po ako. Pero after 2 years noon, naghiwalay din po kami ng tatay ng anak ko. Simula nung maghiwalay kami, bihira na lang siyang magpakita, walang binibigay na sustento. Lahat ng gastos ng anak ko, yung mga magulang ko yung nagbibigay. Hindi man kami naghihirap, pero sa part ko, sobrang hirap. Siyempre, bilang magulang, ako dapat yung nagtatrabaho para sa kanya. Pero kahit ganun man, simula nung pinanganak siya, ako na yung nag-alaga. Mahirap pero marami namang tumulong para mapalaki ko siya ng maayos. Kahit mag-isa ko lang. 2 taong na yung anak ko nung sinubukan ko ulit maghanap ng trabaho. Dahil sa kagustuhan kong makapaghanap agad ng trabaho, kahit ano na lang in-applyan ko, dun ko na-experience yung mga iba't ibang klase ng mga discrimination. Ng pagiging PWD ko, mga hindi ko makalimutang mga linya tuwing ini-interview ako, sabihin sa akin na nasa 3rd floor yung office natin, so baka mahirapan kang aakyat bababa. Meron pa yung sasabihin sa akin na required daw silang mag-stocking, mag-heels. Tapos meron pa yung sasabihin na baka makabasag ka. Lahat ng yun, dinaan ko na lang sa pag-iyak. Pero never akong sumuko kasi nandyan yung anak ko. Ako yung tao na kahit umiiyak na, positibo pa rin. Kasi naniniwala ako na kaya hindi pa binibigay ni Lord sa akin yun. Kasi meron siyang ibibigay na mas maganda. Hindi ko tinigil yung pag-apply ko, even online, sinubukan ko. Until one day, nakita ko yung isang opportunity na hindi ko akalain na yun yung magbabago ng buhay ko. Which is yung front row. Hindi naging madali yung pag-join ko sa front row kasi lahat sa bahay negative. Kesyo gagamitin lang ako pagkakakitaan, pero syempre hindi ako nakinig. Hindi naging madali sa akin yung pag-i-invite. Syempre, tingnan mo naman yung itsura ko. Pag tuwing nag-i-invite ako, parang feeling ko iniisip nila na baka lalokohin ko sila ganyan. Before, wala pang mga stocks ng mga products sa office sa La Union. So yung mga products nun, kinukuha pa namin sa Baguio. Ang ginagawa ko nun, umaakit kami ng Baguio. Dati 30 pieces lang yung mga kinukuha ko kasi yun lang yung kaya kong buhatin. Nung tumagal siya, hindi na kasha yung 30 pieces. So yung 30 pieces naging 200 pieces. Ang ginagawa ng mga staff dun, tinutulungan na lang nila ako magbaba ng mga products tapos hinahatid na lang nila ako pasakay ng taxi. Sabi nga sa akin ng isang member, bakit hindi ka ba nahihirapan? Bakit hindi ka na lang mag-focus mag-DR? Pero sabi ko naman sa kanya, yes, mahirap siya, pero hanggat kaya ko namang pagsabayin, pagsasabihin ko siya. Ngayon, kumikita na ako ng 1,000, 2,000, 3,000 sa isang linggo. Ang pinakamalaking cheque ko is 15,000. So ngayon, ang range ng kinikita ko is 20,000 to 30,000 monthly. Sa ngayon, maliit pa siya, pero naniniwala ako na gawin mo lang ng tama yung front row, maging masipag ka lang. Alam ko,
lalaki pa siya. Ngayon dahil sa front row, nabibili ko na lahat ng gusto ko. Kahit hindi na ako humingi sa magulang ko, ngayon nakakatulong na rin ako sa mga gastusin sa bahay. Kahit yung pag-aaral ng anak ko, nakakasupport na rin ako kahit papaano. Ngayon nakakasave na rin ako sa bangko para sa future ng anak ko. And ang dami ko na rin pangarap para sa family ko and para sa akin. Buti na lang merong ganitong opportunity na tumanggap sa isang katulad kong may kapansanan. At binigyan ako ng chance para makapag-inspire ng ibang tao, lalo na yung mga kagaya ko. Never kong naramdaman na iba ako sa lahat. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi kung hindi niya pinakita sa akin yung front row, I can't imagine myself today. Ako si Cherise, isang single parent, babaeng may kapansanan, lumalaban sa hamon ng buhay, hindi titigil sa pag-abot ng pangarap.